masyado mag-o-online at mag-o-online dito ang club dahil ifa-funnel naman nila. So that's gonna be the problem for Signal Ultra. So tingnan lang natin, pagandahan na lang din ng paghuli dito for Cho and for Kaja as well. Pero heto na mga kaibigan para sa ating game number 2, Onyx PH versus Signal Ultra. Pakilala lang namin ang ilang lineup this time around. Kung gagamit ng Claude, oh my Venus naman for this PNK or Popol and Koopa. And Hylos naman for Jay, Yuki for this Esmeralda at Kreisha for this Kaja. Para naman sa red side, Signal Ultra heads dito for the Ling, blank naman sa kanyang Kufra Chujin, sa kanyang Uranus Rhea for the Cho, and Imba DJ for the Rafaela. So tingnan natin dito kung mamamaximize nga ba ng Signal Ultra yung kalamangan nila agad or yung pagkuha nila sa isang Ling dito. Pero tingnan natin, mukhang ina-advance na agad ng Onyx PH, and sila pa yung nakakuha ng Lido Wanderer plus a Flicker Out coming from Imba DJ. So mukhang magkakaroon ata ng invade or hindi na nga lang din. Tingnan natin, medyo makapal pa ang buhay ng purple buff natin dito, ha? Pero kuy, sikun, umaabante na mga kaibigan. Plus retribution, sino naka-secure? Sino naka-secure? Dali, pero si Ling ang nakakuha dito ng blue buff. Pero yun nga, tuloy pa rin with a 3-man knockup naman din. Grabe! Para ay kun, grabe ang early stage ng game na to. Si Hades pa, pwede yatan labanan, ladies and gents. Tumalo na yan. So yun nga lang, mga kaibigan, patay pa din with the early skill. 3-0 kagad tayo dito in favor of Onyx PH. Very unusual. Clash na nakita sa atin dun. Nakita naman natin doon yung kalamangan din nila talaga ng merong PNK. Mm-hmm. Plus na meron din silang Lido Wanderer. Though nakuha ni Hades yung purple buff na yun, hindi naging sapat yun for him na makatakas doon sa clash na yun. Oh. So, naging maganda pa yun for the Claude. Diba? So, tuloy-tuloy-tuloy yung pera ng Claude ngayon. Plus Yuki, level 3 na rin pala. Kung sakali magkakaroon pa ng ano dito, magle-level 4 si Yuki, possible, kontesin niya talaga yan, mga kaibigan eh. At ayun nga, level 4. Speaking of contest, mukhang kukontest na si Yuki din sa pagkakatong ito, mga kaibigan. Opa, naibigay. Pero taalis na nga lang din yung mga tropa level 4 na rin si Hades. Pwede siya maglapag ng Tempest of Blades, pero medyo nahihirapan siya dun sa PNK. Normal-normal siya nung aso. Grabe ka din talaga yung tutang pikit na yan, mga kaibigan. Napaka-annoying kalaban. Pero this time, 2-minute game time pa lang tayo. Wala pang turtle, pero 3-0 na rin kaagad ang naging score. Walang buff din si Ling. So, medyo mahirap nga naman yan. Napaka-energy consuming din naman kasi ng skills ni Ling. So, isa yun kung sa factor kung ba't napakahalaga ng blue buff sa kanya. Mm-hmm. So, yung red buff, hindi pa rin pala nakukuha ni Kun dito. So, more on objectives-wise, objectives pa rin talaga dito si Wise. So, nakikita naman natin, 2-0-1 agad siya. And mukhang malaki agad ata ang inangat ng kanyang pera dahil meron siyang Raptors Machete sa oras natin na to. And 3-0 agad para sa Onyx PH. And yung top lane, maganda bigayan doon, Drek, ah. So, mukhang nahihirapan yung Uranus doon, ah. Oo, nakakaibigan. And for this, the problem is real. May Esmeralda tinapat sa Uranus. How are they going to maximize this capability of Uranus nga naman, no? So, eto na. First turtle is now up. Second buff naman din dito is also up. So, pwede nang pag-agaw-agawan. Nako, malaking problema talaga yan, mga kaibigan. Especially, look at this Divine Judgment. Ginamit na kagad din Rhea. Running out of life. Pero tuloy pa din with the BMI. Kinagat ng aso dun nga lang sa abilang banda. Think kagad for this Kofra ko na has been taken down, na shot down. Pero tuloy pa din. Blank dito, napatay na lang. Ladies and gents, another one for the Star Moon. Pero no, hindi nga lang din. Hades will go down as well. Naku po, 3-4-1 ang nangyayari. 4-4-1 na nga ba? Chujin trying to escape for that clash. And still, tatlo lang ang napatay dito ng Onyx PH against one kill of Signal Ultra. Wow. Yun yung kalakasan talaga ng yung kalamangan ng merong PNK plus the Kaja. Uh-huh. So talagang kuwang-kuwa lahat ng pwedeng kuha na in Crisis, securing that blue buff for him. So nagiging maganda to. Wala na namang blue buff yung Ling. Uh-huh. Plus yung Turtle, open na rin dito. So, Calamity Reaper. Uy, Calamity Reaper si Crisis for that Kaja. Oo, tama ka dyan. At pure damage. Offlane, no? Damage support ang papakita dito ni Kuya Kaja. Kung kinagat ang tutang pikit, hindi na nakagalaw, mga kaibigan. Yun na, binigay pa kay Kun. Yung damage yung plus the Blazing Duet to clear the minions and magta-turtle na ang Onyx PH sa oras natin ngayon. 7-1 ang ating score, 4 minutes and 30 seconds in our game time. Malaki ang angat ng pera nila ngayon, ha? Oo. Malaki to, malaki yan. 4K or 3K din halos, or 4K na nga rather. Turtle has been taken pa. Si Rhea napatay din sa bottom lane against that Kreisha. No. So, nakita natin, nakakalamity Reaper nga, even Esmeralda as well. So, hindi na nagbibiro. The damage is real for Onyx PH. Ngayon, the question here is, paano na ngayon kokontray ng Signal Ultra yung sobra-sobrang damage output na meron ang Onyx PH?
Oo, oh, nalaman kasi ng Onic PH na Ling lang talaga yung magiging damager nila or Ling lang talaga yung magiging pahirap sa laban na ito. Kasi kaya yun yung kinontra nila. Oh. So having a Kaja on their lineup plus samahan mo pa ng isang Hylos, eh magiging maganda nga. Pero oops, nako, speaking of Kaja, Kaja will go down sa kamay ng isang Ling. So ito yung maganda naman for the Signal Ultra. Kung sakali magka-error na magka-error yung Onic PH, madaling makaka-back up or madaling makakakuha ng pera sa dito kasi may bounty hunter siya. So mapatayin niya lang yung may pinakamalaking pera, may malaki yung magiging dagdag nun para sa kanya. Exactly. Tama ka dyan, Kuya Irv. So this time, 8-2 ang ating score dito. Lamang ang Onic PH sa early stage ng United with a 5K gold lead as well. For the Signal Ultra, wala pa din kasi sila nababasag dito na tower. Naku po! So that's the reason why medyo hirap sila pagdating sa farm. Ginagat. Pero ito, naku po, ginagat na naman na 7 Lions. Aray, si Rhea mabubuhay lang din naman. Good back up para kay Blanc, pero baka siya mag-suffer. Paso. Oops, siya pa ata yung pwede maging casualty dito. So Imba DJ nakapwesto na rin naman, pero kukuwanin na lang nila itong bottom turret plus the blue buff. Kailangan nilang i-secure yan. Pero yun, nahila yung isang Ling natin dito. Tempest of Blades na ibigay, pero securing that one by Yuki. Nasa backlanes pa manggagaling ang isa sa mga heroes ng Signal Ultra. Pero nasa kanila yung ano, yung kalamangan ngayon ni Onic PH, lalo na yung Kaja. Oh. Sobrang naging magandang pick yun for them. Grabe nga, tama ka dyan din, Kuya Irv. Hindi naaagalaw, hindi nakakakulit yung heroes dito ng Signal Ultra every time na merong na-cooldown yung skill ni Kaja dito. Item check na din tayo for Kaja. Pag ito, nag-flashlight pa. Uy, naku, mag-holy crystal, sir. Talagang damage yung gusto niyang patunayan. Gusto niya, pag nahuli niya yung Link, instant kill agad. Yun yung gusto niya ibigay dito. Pero eto na nga mga kaibigan, nabigyan pa yung isang Esmeralda. Pero napakagandang glorious pathway nga naman yun para mabuhay yung isa. And naging turnaround kill pa yun for the side of Onic PH. Plus eto pa, nahila si Blanc. Patay din dito, Holy Crystal nabuo na din and Feather of Heaven para naman kay Yuki. Mm-hmm. So halos yung dalawang mage damager nila is okay na yung items. Sakit ng damage output talaga. Then kahit siguro si Uranus dito man lalambot sa bagay with a 4-star mode coming from Esmeralda. Pero ito na nga lang din naman, pasok in na naman si Esmeralda. Speaking of, lalim pero lang, ang lalim lang din. Mga kaibigan, si JS been taken blazing down, but here comes the Blazing Duet na tulad ng sinabi ko yung Irv. Ayun! Double kill po! Grabe naman din, mga kaibigan. Di pa tapos, ako kung dito, papasok pa nga rin, pero shoot po, Jit, kung do not here dito, ang isang Claude. So Claude will go down. Oh my Venus, kinakagat si Chujin dito. Flicker out naman para sa kanya, para mabuhay. Pero Yuki, laban sa dalawang players dito ng Signal Ultra. Kailangan na umalis muna ang tropa ng Signal kasi almost pwede nang makompleto yung buhay dito sa Signal Ultra. Pero medyo malababa pa yung kills nila. 13-4 ang ating score. BOD na rin pala si Rhea. So nakita naman natin yung damage na kaya niyang ibigay kay Kun. Isang sapak lang eh. Pagkasapak niya, patay agad si Kun. So kailangan lang for Kun. Ano siya, dumistansya. Kasi pag nga na-burst down siya, wala na magiging damager. Though meron pa namang Yuki and Cry siya. Pero hindi magiging sapat yun kung yun lang. Kasi pwedeng dadya ni Hades yun eh. Using that Tempest of Blades, diba? Exactly. Pero heto na naman mga kaibigan. 8-minute game time tayo dito. Maliit ang vision dito for Signal Ultra and for Onic PH. Tibregala sila so far. Yung laki ng lamang nila kanina na 5K, lalo pang lumalaki. The reason why yung mga jungles dito, which is supposedly for Signal Ultra, naagaw na lang din nila. And every time na dumarating ang mga minion wave, clear out lang din naman nila. Agad Blanc dito na 3-man setup. Walang follow-up nga lang din naman na damage output doon. Nahuli nga lang din ang dating si Hades. Stun yata sa taas. Ayun, grabe. Hindi na kailangan bumaba. Pero napababa with that ultimate para makatakas. Mga kaibigan, divine. Nalika dito, kumbaga. And for that, naupo, second kill ng Onic PH Plus sa third tower has been taken by Onic PH. Naku, nag-aabang dun si Cho eh. Kasi alam niya na pwedeng pumunta dun yung isang Claude na pwede niya namang patayin ng agad-agad. Pero ang problema, kung tatapusin na nga ba agad ng Onic PH itong laro natin for the game number 2 per tower lock pa si Yuki. Mukhang nakagat pa ng Chicha Dug dito si Blanc at the Glorious Pathway na ibigay din. Chujin, hindi na tinanggap. Pero uy, nastan si Rhea dun! Ganda ng shun po sana eh. Taso nastan dito plus the knock-up. Napakaganda. Napaganda pa nga para sa kanila. And tatapusin na nga ng Onic PH ang ating game number 2. Grabe mga kaibigan, isang malinis na laban ang pinag-